Yo, what's up mga kaibos? So yan, ngunyan is maluto tayo ng ginutaan na patok. So yan mga kaibos, pinabuno na pala natin yan. Syempre, tayo naman ang maluto ngunyan. Pinatanggalan na pala natin yan mga kaibos ng balukag. So ngayon mga kaibos, isururuputin muna natin. So yan mga kaibos, tapos na nga natin ruputin yung pato natin. Ang sunod na gigibuhin natin mga kaibos is magiris tayo ng sangkap. Ang kaipuhan lang natin mga kaibos, luya, sibuyas, and bawang. Siyempre kaipuhan natin yan kaibos, karusin muna natin. Mas maganda sana mga kaibos kung isasama nyo yung ubak. Kaso parang kadakulabo yung luya natin mga kaibos. So yan mga kaibos, magalingon ako magiris ano, ang paspas. Pero para sa mga batang nagdadalan sa atin, huwag nyo yan aarugin kung ayaw nyong magurot ang kamay ninyo. So yan mga kaibos, dito pala tayo masuunad sa pugon. Papalumuin pa kasi natin yung pato kasi ang kunat ng kublit nun. At pressure cooker pala ang gagamitin natin mga kaibos para mas madaling palumuin. Yan mga kaibos, unang ginawa ko is naglagay ako ng lana. Sasangkutsahin muna natin mga kaibos yung pato para hindi gaanong malangsi. Yan mga kaibos, nilagay ko na yung laya. Syempre, kaipuhan natin yan ukag-ukagin muna. And sunod na ilalagay natin mga kaibos ang sibuyas bawang. Pagkatapos mong ilagay ang sibulyas bawang, syempre kaipuan mo ulit yan ukag-ukagin ng ukag-ukagin para magkulay brown ang sangkap na nilaag natin. At kapag nakikita mong kulay brown na yung nilaag natin na sangkap, pwede mo nang ilaag ang kwak-kwak natin. So ayan mga kaibos, kung nakikita nyo yung mga itom-itom sa kwak-kwak natin, sinirob ko pala yan para mawala yung mga tira-tirang balukag. So ayan mga kaibos, napalos na natin. Ukag-ukagin muna natin ang ukag-ukagin mga kaibos para masangkot siya at mawala ang langsi. So ayan mga kaibos, naglagay ako ng laurel. And syempre, hindi mawala ang pamintang runot. So ayan mga kaibos, mainit pa lang tubig ang ilalaag natin dito. Ayan mga kaibos, binubo na natin yung mainit na tubig natin. And syempre, bago natin yung takupan, uukag-ukagin muna natin para yung mga nilagay natin na sangkap magsaralak-salak na sila dyan. So ayan mga kaibos, lalagay ko na ang takup. Yan, mahalat tayo mga kaibos ng ilang minuto. Balikan ta mamaya mga kaibos kapag nagsiwit na yan. 1, 2, 3. Yan mga kaibos, nagsiwit na nga. Ay ito pala ang mga dayo kong iba mga kaibos, yung mga bordagol na dayo natin. Yung dayong black mga kaibos, yan si Kobe. Yung dayo naman na brown, si Bella. And then ito ang pinakapaborito ko sa mga dayo ko, si Wako, yung nasa biyanya niya nagtitindi. So yan mga kaibos, habang nagpapalumoy tayo ng kwak-kwak natin, nagiris muna ako dito mga kaibos ng sili. Di naman ito mga kaibos masyadong maharang. Siling halaba lang naman ito mga kaibos. Medyo hindi naman gayong maharang to mga kaibos. So yan mga kaibos, aalisin na yan natin, nagsisiwit na yan para magsungaw na yung duros. Grabe mga kaibos, ang lakas ng kupsit. So ngayon mga kaibos, istitimpla na natin ang kwak-kwak natin. Ayan, medyo malumoy na yan mga kaibos. Syempre maglalaag muna tayo ng tanglad. At susunod natin ang tawyo. And syempre ang suka ni Ethel. Alsum sana. Siyempre, hindi natin malilingawan ang dugo. Yan ang pinakasarap sana. So, yan mga kaibos. Medyo madali na itong maluto. Siyempre, ang huli natin na ilalaag, ang guta. Yan, ibuubo lang natin mga kaibos. Pero, kaunti lang ang ilalaag natin. Pag dinamihan nyo kasi mga kaibos ang lagay nyo ng guta, dadagdag lang ang lana niya mga kaibos. Yan mga kaibos, makakalimutan pa natin ilaag ang sili. Lintik na walang balos. Ayan mga kaibos, tapos na natin lutuin ang adobo sa gutang kwak-kwak ni kaibos. So yan mga kaibos, ang sarap supsupin ng tanglad. And syempre yan ang babanata natin na inot, yung dugo. So yan mga kaibos, parang makakadakol naman tayo ng hungit nito. Tara mga kaibos, makarain tayo. Tinginin nyo naman ang hungit ko dyan mga kaibos kung paano kasarap. Tinginin mo ah, tinginin mo ah. Ang tagol naman ni kaibos humungit. So yan mga kaibos, salamat pala sa pagdala ng ating mga video ah. Ingat kayo, huwag kayong magparapilik-pilik. Wait lang at mahungit pa tayo. Tinginin mo. Ayan na. Ayan na. Sarap sana.
Ala. Yo, what's up mga katingaso? Ayan, may papakilala ako sa inyong isang laro kung saan kikita ka ng pera. Ang laro ng ito ay wala na iba kundi si Eagle Game. So ayan mga katingaso, kung interesado ka dito sa larong ito, pumunta sa comment section at pindutin yung nilagay kong link at i-download. At kapag na-download nyo na nga ang laro, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-register. So ayan, pindutin ang register, ilagay ang contact number dyan sa account and gumawa ng password, confirm, and then magsisend ang OTP para ma-receive kayong OTP code na ilalagay nyo dyan. So ayan mga katingaso, kapag naka-register na kayo, ang unang-una nyong gagawin is syempre magka-cash in. So ayan, pumunta lang dito and then yan ang makikita nyo. Pwede kayong mag-cash in dyan ng 100 pesos hanggang 30,000 pesos. So ayan mga katingaso, ito na ang pwede nyo mga pagpilian na laro dito sa Eagle Game. So ayan, pwede kayong maglaro kay Dragon Tiger, Baccarat, Color Game, God of Fortune, Color Dice, God of Blood, Tong, It's Usoy, Red and Black. So ayan, for example na game dito mga katingaso ay si Color Game. Pipili lang kayo kung saan nyo gustong kulay na tumaya and then magbubola yan yung tatlong box. But yellow, tinayan mo. Ayan, tumama yung yellow, edi panalo ka. Paano nga ba mag-withdraw dito sa Eagle Game? Ganito lang yan mga katingaso, pumunta lang dito sa withdraw. Ayan, punta lang dito sa withdraw. Yan ang makikita nyo mga ating current amount and then withdraw amount. Yan yung lalagay kung magkano ang withdrawin nyo. And then, yan sa baba, GCash number bago nyo mag-withdraw. I-bind muna ninyo and then withdraw. So yan mga ating, ano pa hinihintay mo, i-download muna ang Eagle Game. Peace!